guys, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat and welcome to my YouTube channel. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang iba't ibang klase ng bend of PVC. Tuturo ko sa inyo ang tamang paraan ng pag-bend ng PVC gamit ang torch. Panoorin niyo ito hanggang sa matapos at siguradong kayo ay maraming matututunan. Sige, tara guys! Okay guys, simulan na natin ang ating project. Kailangan tamang apoy lang. Simulan natin ang pag-apoy sa ating pipe. Ang una natin gagawin ay ang 90 degree. Taga-taga lang. Pag lumambot na ang ating PVC, dali na natin siyang maibebend. Hindi natin siya pwedeng ipirmis pagka magsunog ang ating tubo. Kailangan tuloy-tuloy lang ang ikot. Natin siyang i-bend. Ngayon muna natin ang torch. Ngayon, i-bend na natin siya. Kailangan 90 degrees. Natin siya ng ating busahan. Yan, para hindi siya mag-break. Yan, yan guys. So, wala siyang kupi. Yan, ang ating 90 degree. Gawin naman natin, tabi muna natin to. Gawin natin ang double 90 degrees. Muli, gamit ang ating torch. Sindihan. Para hindi masusunog ang ating PVC. Siyempre, ayan. Okay lang natin. Hindi natin pwede lakasan para hindi masunog ang ating tubo. Hindi natin siya kailangan madaliin. Antayin natin na kusang lumambot PVC bago natin i-bend. Ito ang pasensya. Tiyaga-tiyaga lang hanggang sa lumambot ang ating PVC. Bali, ito yung double 90 degrees o parang U-bend.
kami ang ginagamit tong pipe bend na to sa mga poste para magandang tingnan ang ating layout. Ayan, malambot na siya. Ayan, gumipinda. Konti pa. Okay, putin mo natin ang ating ganda natin siya. Mainit siya, mainit! Mainit siya. Pinatyaga lang yan para maging maganda ang resulta. Yan. Babasahin ulit natin siya ng ating binasang basahan para hindi siya lumalupo. Ayan guys, ganda ng pagkabil niya. Walang kupe, di ba? So, yung kabila naman, ang ating level. Tuloy tayo ng ating hiwagang torch. Okay. Lakas pa rin pa. Nagawa tayo ng ating glue band. Palang pang master ang ginamit kong PVC dito, mga retaso lang to. Nakuha ko dun sa construction site. Hindi natin ito binili kaya yung may mga gasgas yan. Dahil pang tutorial purpose lang naman po ito. Gas pa siya. Dito, kailangan lang tiyagaan. Huwag kang maiinip dahil pag nainip ka, masisira ang gawa mo. Ayan, tiyagayin mo lang isang lumambot ng kusa. Huwag mong bibiglayin. Kailangan ikot-ikotin natin yung tubo para hindi masusunog. Ayan, malambot na siya. Hindi kasi siya pwedeng biglayin ng sapoy kasi masusunog yung PVC natin. Mabubutas. Pwedeng pagsimulan ng pagpasok ng mga tubig o kaya ng dumi. Kaya kailangan maingat ang paggawa natin ito. Okay.
Chris magiging Uben. Init niya. Guys, oh. Uben. Wala siyang upe. Okay, ang last natin gagawin ay ang offset bend. Saan muli ang ating mahiwagang torch? Gawa lang tayo ng ating offset bend. Itong offset bend na ginagamit naman natin para i-connect ang ating mga PVC sa mga junction box, sa square box, sa octagonal box, syempre sa utility box para sa mga outlet at switches. Simple lang to, guys. Paano yung nasan? Parang S na tuwid. Okay. Lambot na siya. Konti pa. Para lang maganda. Okay. Pupuha na natin siya. Init. Nakapasok siya, nakapasok. Ah, guys, tuwing yan lang siya. Oh. Okay, see you in my next vlog. Thank you and God bless.